What's up guys? So, dito tayo ngayon sa AMC 4x4 Accessories dito sa San Fernando, Pampanga. So, ang dami ng build nung Navara natin, nung Pro4X natin. Kaso, sobrang tamad namin, tamad magkuha. Di pa siya na, ngayon. So, ngayon nalagat tayo ulit ng video. So, pakita namin sa inyo kung ano yung itsura nung shop nila para makita nyo kung ano yung meron dito na pwede nyo pakamit. Thank you. So, ito yung shop and AMC. And si, Boss Junel. Yung ating ating taga-build dito. So, mostly ng mga available parts dito yung brand natin ngayon, ARB. So, yung bata yung mga, yung pinakabit natin sa Navara, yung dito, yung DP51. Yan silang nitro charger. Saka dami accessories. Yan, sobra. So, mayroon din silang ilang brands. So, lalagyan namin yung link ng shop at saka yung Facebook ni Boss para makita nyo yung, o matanong yung mga kailangan nyo. Okay, so, silipin natin, pinapagawa natin. Ayan. So, ito si, si Stormy. Ayan. Boss, ano bag? Pwede si Boss. Kung ano nagawin natin ngayon dito, Boss? Base rack. At saka... Ay, FM definitely. ARB base rack, no? ARB all in. Saka yung yung panel, no? Panel. Para pantay na. Ayan, so... Boss, ngayon yung nag-aalagat sa kanya natin para sure na okay lahat na ikakabit. So, mamaya makikita nyo isa-isa habang kinakabit sa mga parts. Nga, Boss, yung nabala. Wala tayo dyan, no? Ayan, so, kasi pa, tayo eh, medyo kulang tayo ng konti sa height sa harapan. After nung makabit yung DP51, medyo nagsag. So, kailangan ko ng konti. So, we're thinking kung 12mm or 15mm na liskit. So, mamaya malakas, ipapakita ko sa inyo kung ano magiging ito. Okay, so nung kailan ba 'tong December? Ba literal Christmas party nung nung shop. So, nanalo pa ako ng dito na sa raffle. Pinakabit natin 'to. So, this is the ARB Old Man Emu BT51. So, by far one of the best talaga when it comes to suspension kasi sobrang dami ng adjustments. May reservoir. So, ang kumbaga yung comfort, yung stability and all, solid talaga to. Kaya hindi na ako nagdalawang isip ipakabit to nung binili natin itong Navara. Okay, so finally, ito na yung base rack natin. Pero kompleto na yung taas. Ayan, so ARB. Baliktad lang. Kasi nakabit na ni Kuya Chris. Ayan, so ito yung nakabit natin para yung awning natin dati na aluminum mas maging proportion siya kasi dati ginawa lang namin ng paraan na crossbar lang siya para magamit yung awning but ngayon terno na siya so yung seam na sinusunod natin magagawa na ngayon dito sa kasi ang plano ko talaga dito is ARB all the way so sige tapos na tayo si JDM sa JDM Japan na setup ng mga cream. So, doon naman tayo sa pang-tito, yung talagang pang-overland na talaga siya. So, unti-unti, we're trying to build this. Yung sulit naman na by far. So, unti-unti mo din ako nabubutol, Hindi, reason nga pala kung ba't kami nag-aayos kasi tomorrow, meron kaming camp with our friends sa Mount Akato, 3 days. So, gusto natin as much as possible maayos yung sasakyan, condition, at the same time, yung awning room, bibili na rin natin para sarap yung tulog. So, maganda yung tulugan mo, maluwag, face shoes, hindi na tayo naka-tent na maliit, mukha tayong refugee. So, yun. So, bukas abangan nyo dun sa vlog namin kung ano magiging itsura ng set ng camp. Right?
gagawin natin yung pasok ng gulong at saka yung labas niya. Sa likod. Ano yun, di ba sa mga naka-coils lang to? Ano? Pag nag-dip talaga, kailangan. Pag-dip, talaga. Ano yun, bro? Talagang ano yun, sinakupan niya yung kulay. Lumi-yellow tayo dito. Pero pag nakilalo niya, ilalong yellow. Makakabit na niya. Para magpantay nga naman yung likod. Kasi nadadaya lang yun. Akala niyo pantay. Nakala niyo pantay. Nakalabas yung... Nakalabas din kaliwa niyan? O nakalabas. Nakalabas yung kaliwa. Kung may magpapantay niya sa pag-inalay niya. Leveling kit. Ayan, leveling kit siya. So, sukat nito is 12mm. So, around 3/4 inches yung madadagdag sa height natin sa harapan. Kasi talagang medyo nakukulangan ako nung nagsag eh. So, tayo dito. So, dito lalagyan dito sa ibabaw. Sa ibabaw ng BP. So, parang ganyan yun. Ayan. So, magkakaroon tayo ng additional space sa harapan. So definitely kung di ako nagkakamali, sukat ko dito 7 fingers. Sukatin natin mamaya kung ilang madadagdag. Okay, so di ba magkakabit tayo ng roof rack? So ito essentials. Okay, hindi ito yung essentials. Ito is quick release nung awning natin. Ayan. Tapos itong eye bolt tie down set of 4 kailangan to para pagka naglagay tayo ng box or anything na gamit sa ibabaw, may tatie down siya. Ayan, ito yun. So, ito din para mabilis mong mababaklas yung awning if ever kailangan mong baklasin. So yan, kasama yan dun sa ilalagay mamaya sa base rack. So kagandahan dun sa ARB na base rack, guys. So alam ko naman marami na nakakaalam nito, marami na nagkabit nito. Siya yung isa sa mga pinaka versatile na roof racks na available sa market. Kasi sobrang dami mong accessories na mailalagay. Pwede ka maglagay ng ilaw. Ayan, yan. Ilaw, yeah, pwede ka maglagay. Yung to, intensity na to, yan, pwede mo lagay sa ibabaw yan. Or meron din ito, yung roof rack light bar ng ARB, base rack. Tapos, ito, yan, recovery board. Pwede din siya sa ibabaw. So, meron ding accessory attachment to. Yung recovery track holder, yan. So, yun yung kagandahan kay ARB talaga. So, ARB baka naman, no? Gears, de chola. So, yun na kagandahan. So, marami kang ma-attach. At ang pinakamayabang dun, pinakapinagmamalat, ang linis tingnan pagka nakaset, nakakabit siya na. Okay? So, pwede din. So, kung if ever na gusto mong mag RTP, yung experience, pwede din siya dun sa ibabaw. So, yun yung isa sa mga pinakapangarap natin, goal natin in the coming days or months na makapag-RTP na rin tayo. So, yun. Bilang natin yung Torian, yung ganun kalaki.
explain ko kanina. So, quick release awning bracket para makabit kong ARB na awning. Ayan. So, kabit na nila. Ito talaga ARB. Mga attached. Yeah. 9 meters. Ah, nung sukat na to nung wali. Ngayon, 7 fingers lang. Uy! Na! 9 fingers na siya. So, nakuha na natin yung gusto nating stance dito. Lumaki na yung wheel. So, mas nag-macho siya. So, okay na, good na. Good na yan.